I'm Raymond Ronquillo, owner of R33 Cars, R33 Trucks, R33 Aviation, R33 Drip Truck, and Game Over. When I was 17 years old, as in, walang-wala ako. As in, walang pera, walang pambayad ng kuryente. Yun nga, yung nag-start ako magnegosyo, medyo tinulungan ako ng parents ko. Pinigyan akong break ng dad ko. I started 2003, I think. And then, my mom gave me a Ford Expedition before. Medyo bago-bago yun. And then, what I did, after using the Expedition for 2 to 3 years, binenta ko siya for 1.5 million. I told my mom, sabi ko, I'll just sell this Expedition and then I'll start up my own business. Yun nga, yung importation ng cars, tas mag-buying and selling of cars. Then, I started with 1.5 million. I sold my Expedition. And then, what my dad did, yung 1.5 million, I invested it to parang Mitsubishi Pajero, yung Evolution. Kasi nga, dahil walang masyadong nag-i-import nung time namin eh. That time, yung importation, konti pa lang kami. So, medyo maganda yung income that time. So, sunod-sunod, nabebenta ko yung kotse, tas kikita ako ng ganito. Tapos, mag-i-invest na naman ako into another car. Yan, kikita na naman. Tas, roll lang ng roll. Niro-roll ko lang yung pera hanggang sa lumaki nang lumaki siya. And then, nung medyo may pera na ng konti, ginawa ko, nag-invest din ako sa mga condominium, sa mga lupa. Eh siyempre, investment naman sa land and mga properties. Alam naman natin na sigurado talagang mag-boom. So yun, naka-jackpot ako sa investments, tas tuloy-tuloy yung cars ko. I think my style in my work ethics, yung kaalagaan mo yung clients mo, syempre, kailangan mo sila i-follow up or kung i-message mo sila. Tapos, I don't know din how, paano lumaki yung Instagram account ko eh. Kasi siguro, maraming batang mahilig sa cars. So, whenever I post mga cars, pinapollow nila ako, naging usap-usapan yung mga sports car na mga dinadrive ko, tapos yung sa chopper, syempre, nai-inspire sila. Then yung pagbebenta ng kotse, syempre, yung the way na alaga, kailangan para silang king. Pagka nagbebenta ka, di, syempre, talagang you treat them as your boss or your, diba? Parang special talaga sila para at least maramdaman nila na, oh, dito na lang ako bibili ulit next. Kasi ang tao, tandaan natin, pag bumili ng kotse yan, syempre, pag mahilig sa kotse, after 1 or 2 years, babalik sa'yo yan eh. Eh kung meron kang 100 na ganong kliyente, di siyempre, paikot-ikot lang yan, diba? So nag-expand yung business ko, like before, nandun kami sa number 12 Sabreville Avenue and then we transferred dito. May nadagdagan siya sa Sabreville ng 2 na. Tapos we transferred to Meralco Avenue. Yun, medyo nag-ano kami, marami kami na benta ron kasi it's a good location. Tinanggal na namin yung Meralco and then we went back dito sa R33 Car Sabreville. Dahil dito rin naman ako nakatira sa area. Yun, nagtayo ako ng R33 car sa Pampanga para naman yung North Market makuha din naman namin. My favorite car, I had this Rolls-Royce Phantom. It's an old Phantom, pero I think it's 2005. Sinetup ko siya ng Wild Black Bison and then the 26 rims. Tapos we did a little lowering of the unit. Tapos we customized the interior because it doesn't have the skylight. So we did the customization of the interior. We changed the leather. It's a little bit worn out because of the age of the car. So we changed it and then the starlight. Yung sa ibabaw, options ng Rolls-Royce yan. So, if you're gonna order to Rolls-Royce, of course, it's just gonna cost you a lot. So, what we did, dami tayo dito, like sa Philippines, marami tayong gumagawang mga same thing naman.
I don't wanna say status symbol, pero kakaiba siya compared sa ibang kotse. Like, pag ginamit mo siya, feels like you're riding in a tempur bed eh. Sobrang lambot niya, then pag di ko ginagamit, nare-rent siya as a bridal car. I remember before, meron isang prince from Middle East, he went to Manila. And then he rented the Rolls Royce for 15 days and he paid me a quite good amount of money. Ayun, nakakatawa lang kasi kahit hindi mo ginagamit, it appreciates yung presyo dahil syempre Rolls Royce siya. Maganda yung interior niya dahil nga inayos na namin and then naka-forma pa. Kasi before nung ginagamit ko yan, like nung stock siya, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, ano yan, sa tatay mo? Sabi niya. So what we did, yung uncle ko from Japan, I ordered the Black Bison. Nag-research ako kung anong magandang body kits nito. Yung Black Bison body kit by Wald. So yun, order ako. Tapos in-order ko kay KBH yung rims niya na DPE size 26. I used to have the 24 before. Pero medyo naliitan ako. So sabi ko kay KBH, para ma-update natin yung itsura ng car, gawin natin 26L. I'm very much passionate with my industry because syempre yung ginagawa ko, gustong gusto ko to eh. I love cars since I was a little boy. Yung ginagawa ko ngayon, tuwan-tuwa ako dahil pag sinisetup ko yung kotse, when I was young, sinisetup ko yung mga matchbox, ilalagyan ko ng mugs, ganun, ginagawa ko ganyan. Tsaka medyo OC ako sa kotse, so kung the way I set up yung mga cars, talagang gusto ko medyo semi-perfect para maganda talaga yung pagkakagawa. Nag-start ako before sa drifting. And then after drifting, nag-circuit ako mga Philippine Touring. Tapos after niya, nag-Formula B1, nag-Bios Cup. And then nitong mga recently lang, like mga 7 years ago, nagpiloto rin ako. So yung pagpapilot, nung una, paano ba nagagawa nitong pilot ko yung pagpapalipad ng chopper? Eh parehas lang naman kaming tao. So what I did, sabi ko, try ko nga mag-aral. So pinaginawa ko is homeschooling ng pilot school. Tapos pinupuntahan ako ng teacher dito, si Engineer Casaul, napakabait na instructor. So pupuntahan niya ako, tapos sa 70 hours sa ground school, and then after that 40 hours of flight training. So before, ang ginawa ko, the tuition fee kasi of being a pilot of rotorcraft, we call it rotorcraft if you're a helicopter pilot, ang the tuition fee is about mga 1.5 million. So that time, I think si Nilo Pascugin, meron siyang chopper na luma na malapit na mag-due yung engine. So I told him, sabi ko, bilhin ko na lang to, trade tayo with my cars. Sabi ko, dami naman akong cars na iba. So yun, nag-trade kami. Yung chopper na yun, yung binili ko, yun na yung ginamit ko for my training. He's from Philippine Air Force, si Captain Vincent Bangwa. Ayan, siya yung naging pilot ko with my R33 Aviation. Now, siya na rin yung nagturo sa akin all the way hanggang sa matuto ko. Now, ang pagiging pilot, you have to take mga 40 hours of training. Ngayon, so solo na ako nagpapalipad whenever I go to my beach house. Kung saan-saan, nagpupunta kami ng anak ko. Punta kami ng Palawan, punta kami ng Balising. Ako na yung nagpapilot, tapos may 3 passengers ako. My saying is, I can do all things through Christ. Pag meron ako nabibenta, pag meron magandang nangyayari sa akin, palagi ako nagdadasal. I post for a while. And then I always pray to God na nagpapasalamat ako tungkol sa mga ginagawa ko pang araw-araw, sa mga blessings na nare-receive ko. Yun na nagda-drive sa akin si Lord para magawa ko lahat ng mga kailangan kong gawin sa buhay ko. And sa tingin ko, nung nag-pass away din yung my late dad last year, parang mas naging responsible ako sa lahat ng mga ginagawa ko dahil siyempre wala na yung padre de pamilya namin. So ako na yung parang naging padre de pamilya ng mga kapatid ko.
Although hindi ako yung pinakamatanda, may panganay kaming kapatid si Rani. Parang ako yung nag-guide na rin sa mga kapatid ko para mas naging mas responsible ako dahil nga doon sa pagkawala rin ni dad ko. One thing na tinuro sa akin ng daddy ko, kahit hindi ganun karami ang pera mo, basta magsabi ka ng totoo. Sabihin mo lang yung totoo, huwag kang magpapakasira sa mga sinasabi mo. Kung nasabi mo na panalo o lugi ka, huwag mo nang babaguhin yun. Kasi like, ang yung ibig sabihin ko nito, minsan kasi pagkuwari yung nagbenta ka ng kotse, pagbenta mo ng kotse, pag uwi niya, didandil na kayo, shake hands, and then gentleman's agreement. Pag uwi ng kliyente, sasabihin niya sa akin, pare, soli ko yung kotse kasi yung misis ko eh. So ano lang to, nakakatawa lang pagpakwentuhan, pero ayan, yun lang ang sinasabi ko about dun sa kabilin-bilinan ng dad ko na yun nga, whatever na sinabi mo na, like wag mo nang bawiin, talo or panalo ka, so tuloy mo na yun. Guys, you can follow r33_cars at Instagram, r33_trucks, Raymond_r33, r33_drift truck, and r33_aviation. Please follow at sana pag may kailangan kayo kung ano yung hours ko, ano man yung may tutulong ko. Actually, maraming nagme-message sa akin, gusto magpa-mentor, gusto magpaturo. Welcome naman, basta may free time tayo, walang problema. Anytime.